tuloy tayo sa next part po. So, how to have a successful life din. Maganda rin yung segregate, yung gamit natin sa basura, yung gamit natin, higaan. Kailangan po natin talaga yun, guys, na segregation, organize. Kasi pag organize at saka magtrabaho ka one at a time. Kasi maraming mga tao na aksidente, guys, sa mix-mix, ano, multitasking na trabaho. Paba dito, ganun, ganun. Pwede naman siya, pero shifting. Mas mabilis kasi gusto nila mga tao talaga shortcut, mabilis at instant solution. Yun talaga ang nauugali, nasasanayan ng mga tao talaga yung mga attitude po natin. Pero mapractice po natin talaga, guys, ang mga tao ngayon po ay kailangan nila instant na eh, maarte tayo eh. Ganun naman talaga tayo. So, pride na lang natin sa sarili, pero totoo, pagdating ng panahon, kung hindi natin magabay yung sarili natin, hindi rin ako perfect kahit gabay ako. So, hindi po lahat mabibigay sa magulang. So, we have to face the fact that we search more things na hindi natin alam. Magsa-search tayo, go beyond borders tayo sa ating comfort zone. Kasi pag may bahay ka na, may magulang, mayaman na, meron na lahat. Kapag hindi natin mag-research hindi natin mag-aalam Wala na tayong controlation, hindi natin alam. Kasi pag hindi tayo nag-aaral, nagkakasakit na tayo. Ano na lang ginagawa, nababarang na ba, or kinukulam na. Hindi natin alam anong bang dahilan sa sakit mo. Bakit tayo inaaway, or bakit tayo walang pera, or walang trabaho, or baka sa ugali natin, hindi na check kung paghahanda, or hindi tayo competent, hindi tayo mabait, matalino na nga tayo, pero hindi tayo mabait, makikisama sa ibang tao, portanto yung makikisama, pero meron ka rin kaalaman. Yun po talaga ang major problem ko noon, sa mga lahat ng panahon, sa simulan sa 90s, or 2000, 2010, hanggang 2020, marami na ngayon, marami ng cellphone, maraming gadget, marami na mga addiction sa games. Number one po, games po ay nakakahad lang po yan sa buhay. Kasi alam po dati, ang games ay games lang po yan. Pero pag habang tumatanda ka, habang nakakaedad ng tao, hindi po, kasi may mga tao pa talaga, magigames pa eh. Kasi kribangan lang, ganun. Hindi nila alam. Ang pagigames po pala ay killing time. Killing time po siya kasi instead na magsastudy ka, mag-aaral ka sa health mo, kailangan mo magstudy, magtrabaho, mag-prepare mo sa future mo. Kasi marami din na-addict na sa games eh. Kasi yun po ang number one na hadlock sa future. Maging success ang buhay po natin. Bakit? Bakit do any games? Ang games talaga, intended lang siya pang practice. Ano lang yan? Recreation lang yan. Kasiyahan lang yan. Pero hindi pwede na buong oras mo kasiyahan lang. Wala kang nahanda. Or wala tayong nagagawa. Yun po talagang sad reality. Na ilalilibang ka nga, pero wala ka naman nagagawa. Dapat marami tayong magagawa every minute, every seconds, or every hour. Magpahinga, may time din magpahinga. Hindi rin pwede na sobra rest, over rest. Hindi rin overwork din. May time din na balance. Sabi nila, time management or scheduling. Ito na araw ito, ito na araw ito, ito na araw. Hanggang ngayon, marami na rin nagsabi ng mga sexuality, masturbation, ng iba, sexuality sa mag-asawa, yun na. So pagabag, wala nang gabay ang buhay ngayon. Ano-ano na lang mga ginagawa natin, inyo ng alak, sigiriyo, ganun-ganun. Habang hindi nakukontrol ang isip ng tao, doon nalabasan mga maraming problema, totoo po. Anong klaseng problema? Maraming pera. Maraming walang pera, magkasakit. Hindi natapos ang pag-aaral. Hindi naman masama ang walang pera kung hindi nakapagtapos. At saka may trabaho, konti lang kita. So, kapag nalulupa tayo sa drogas or sa mga bisyo, napapahad lang po na mag-success ang tao, wala na tayong tanga, saka lalo na yung maagang umaasawa, hindi nakapagtapos o hindi trabaho, wala talagang goal. Ang pinaka-ideal po talaga, 30 to 35 ng edad sa tao. Hindi rin simple yung pagbubuntis, kasi kasabi nila, sige, kailangan ko mag-jowa, magbubuntis ako. Kapag wala tayong pera, depende yun, babalik yun sa family background, kung sino tayo, anong ginagawa natin magulang. Apektado tayo lahat. Hindi po siya ibig sabihin na hindi naman ako super genius. Nakaka-realize na ako, nakagising lang ako, ano ang magandang future po. Kasi alam natin, mga kabataan ngayon, games lang games lang. Kasi alam, mapogi lang, romantiko, ang iba, sexuality lang iniisip nila sekreto. Pero hindi nyo pa alam po guys, pag-success po. Malas po yung magtatalik na walang kasal po. Totoo. Na marami ako based sa Bible, based sa reality po, malas po ang pagsasama po nila, walang hanap buhay, may sakit, etc.
Yun po ang mostly common ng problema ng tao. Ewan ko bakit. Fake believer pa sila o nasa simbahan pa. Hindi kasi, believer ka, kilala ka nga sa itong pangalan, pero ugali naman natin, gentle naman. So, hindi naman ako na-judge. Nakikita ko po na kailangan talaga tayong go beyond borders. Kailangan natin mga bagay na hindi natin alam. Kailangan natin yung mga naliksik. Kailangan natin magre-research. Kasi kapag kontento lang tayo sa ating ginagawa, games lang tayo, laro lang, galagala lang, spend dito, friends with bad friends influence, wala tayong nag-ipon, hindi nag-aaral, marami namatay guys ng gamers, nagka-cancer, nagka-ulcer at namatay. Doon lang, gusto mo bang, gusto ba natin, ganun lang ba ang buhay natin? Gusto lang ba na para lang tayong aso lang o parang hayop lang na namamatay lang, parang wala lang. Gusto natin gawin natin special yung buhay natin, gawin natin na maging valuable yung buhay, make our life valuable. Kasi alam natin, life is short. Minsan lang tayo mabuhay sa buhay, then nagkaka-suffer pa tayo. Ano na lang mangyayari sa atin? The plus, yung pagtutong pangalan ng Diyos, mayroon pala yun. So dapat guys, ito pong mga na-share ko po sa YouTube. Ni-research ko po ito lahat. Hindi ko ito gawa-gawa o kwento-kwento. Marami pa akong mga libro guys. Ito, Bible, etc. So, etc. Marami tayong research guys kasi kapag wala tayong mga referensya o magpapatunay sa mga ginagawa natin o sinasabi po natin, wala pong patunguhan yan. Except, mahirap po yung versikulo dila lang. Mahirap pa. Maganda talaga ng mga batas ng Pilipinas. Kailangan mo at alam mo ang batas ng Pilipinas. Ang mga batas ng bagay sa buhay. Lahat po ng bagay sa mundo may mga batas po. Pag walang batas po ang tao, magkakaproon tayo ng maraming problema at away. Bakit? Hindi natin alam eh. Anong batas eh? Batas is the law is save you from the problem. Save you. Kasi pag may batas, takot lang iba eh. Pero ang talaga, ang batas po ay yan po, ginawa po rin sa atin para sa ating security. Diba? Bawal po yung mga agaw, bawal yung magnanakaw, bawal yung manluntok, bawal yung magbubuli. Bakit? Even ang YouTube guys, may batas din. Lahat ng bagay, cellphone, SIM, lahat ng bagay na gumagalaw sa mundo ay may batas. Law is everything. Without the law, everything is nothing. So, yun po itandaan natin. The law save us from problem. So, kailangan natin ng gabay, guys. Si Lord at si God pala, hindi pala totoo yan. It is not true. Baka magsasya ka na lang, grabe mong pray ni God, ni Lord, sa kanil Jesus, hindi pala totoo. Sayang lang yung effort natin guys, yun lang po masasabi ko. Research po, hanapin po natin ang katotohanan kasi mahirap po magbulala lang tayo. So magre-research tayo guys, maraming mga bagay na i-discover sa life. Hindi lang po dyan sa jowa, hindi lang puro sa laro lang, hindi lang po sa alak, hindi lang po sa sigarilyo, hindi lang po sa drugs, hindi lang po sa tambay lang or enjoy the moment lang. Maraming mga bagay na dapat natin ma-discover po natin. Hindi lang po doon lang po sa mga bagay na yung games lang tayo, sa mga laro lang dyan, hindi, walang mayayaman dyan, walang nagkakasolve ng problema dyan. So yun po ang mostly major problem ng tao. Walang alam, kamangmangan, ignorance, sabi ng batas, tandaan nyo po, the ignorance of the law excuses no one. Ang mga taong walang alam sa batas, walang ligtas, walang excuse. So, please like, subscribe, comment, share. So, tingnan na ninyo sa future, sa continue part na lang po. So, thank you po guys. Sana makatuto kayo ng mga lesson this weekend. Sa mga this Sunday, Saturday. So, coming week. Maraming salamat po guys. Thank you po. Click nyo po sa future times po dito. Sa mga future times topic po. Thank you po.